So guys, ako po si Nikki the Swifter. So guys, dito po tayo ngayon sa Pain Cave. So for today's video, gagawa po tayo ng PC na dedicated para sa Swift. So ito po yung ating mga parts. So meron tayong motherboard, processor, and memory. So ayan po sila. And then, ito po yung GPU natin. And then, this is the SSD, hard drive. And then, power supply. So, yung casing natin guys, ito siya. So, ito po yung casing natin. So, guys, tara. Samahan nyo ako, i-build natin itong PC para sa Swift. Para makapag- laro tayo ng Swift ng maganda, na hindi siya mabagal. So, yun guys, thank you. So guys, let's start building. Unahin natin itong I/O panel. So, ganito lang siya. So, snap lang siya. So, yun na siya, okay na. So guys, next natin is motherboard. So, align lang natin siya. Ayan, sakto naman. Okay, and then i-screw lang natin siya. So guys, i-screw lang natin siya sa casing. So guys, after ma-screw yung motherboard, so proceed naman tayo sa pag-install ng power supply. So ito lang siya. And then ito, tornilyo ko lang ulit guys. So guys, yun, hindi ko na ipakita yung pagsaksak ng mga cable. So proceed na tayo sa SSD. So itong RAM stand ng SSD naman ang ikakabit natin. So let's go. Okay, na screw na natin yung apat na tornilyo, then paplug lang natin itong SATA cable. Paplug naman natin yung SATA power. So, plug lang natin siya. So guys, proceed na tayo sa GPU. So ito yung magpa-process ng graphics ng ating Swift. So insert lang natin like this. So yun na siya. And then tutornilyo lang natin siya ulit. So guys, ito yung fan na kasama natin sa casing. So ito yung maglalabas ng init ng ating system. So install na natin to. Color white nga pala siya guys. So guys, ito tapos na natin mga cable management. So gugupitin na lang natin itong mga cable ties. So ito na ang pinakahihintay natin sa bawat technician or tao na nag-assemble ng computer pagkabuo. So ang tinitingnan doon kung aandar ba. So press na natin yung power button. Oops, okay, ang ilaw naman. So tingnan natin kung magde-display. So ito yung monitor. So yun guys, nag-display. So successful ang ating pag-assemble ng PC. So meron na tong OS guys. So naka-install na itong Swift natin at saka Windows. So let's try na lang. Okay? Guys, ito na tayo sa game. So check natin yung game resolution. So naka-ultra profile tayo right now. And then mag-try tayo mag preview lang. So yun guys, ang daming players. So ang FPS natin is 51. So guys, magandang FPS na to, so frame rate. So hindi siya choppy or anything na parang mahihilo ka, bumabagal. Plus naka ultra graphics na profile pa siya sa Swift. So maganda yung mga shadow, yung details, yung roads, sky, trees, magaganda yung detalye niya. Naka ultra profile siya. So 1440p.
So kung yung TV mo 1080p or 1440p, so guys, good na good siya. So ayan, ito siya. So for i3, 3.7 GHz, meron fan na exhaust, tsaka 1050 Ti. So guys, pwede rin siya ng 4K. So ang 4K niya siguro pang mga nasa 30 plus FPS. So I recommend mag 1440p na lang kayo. So malinaw na yan guys, unless naka 4K ka na TV, pwede mo rin i-set ng 4K. So pero ang pinaka smooth na settings niya is 1440p and 1080p. So guys, malaking improvement to kung halimbawa na wala pa kayong computer para sa Swift or nagbabalak kayo na mag Apple TV. Guys, i-recommend ko computer pa din or PC kasi dahil dito sa graphics card. So yan yung naglo-load or nagpa-process ng lahat ng graphics dito sa Swift. So I suggest computer pa rin talaga. So ang price ng Apple TV around 18,000 siguro. So I suggest PC talaga. So mas stable, mas smooth, and mas mabilis. So yun. So guys, tingnan niyo yung detail ng shadow niya. Okay. So yun guys, ang gagawin natin, magte-testing pa tayo ng mga iba nating ibang rides gamit itong computer na to. So babalikan ko kayo sa video natin. Mag-upload ulit tayo ng bagong video. So guys, kung makikita nyo, stable siya ng 40 plus FPS pagka maraming players. Yung subukan natin yung nag-workout ka lang ng mag-isa ka lang. So guys, 60 FPS siya. Okay. 59. So ayan, kung mag-isa ka lang na mag-ride, stable siya na 60 FPS. Ano yung guys to, hindi na siya choppy. So maganda na yung galaw ng character mo. Hindi ka mahihilo. Hindi rin siya naglalag or hindi rin siya parang bumabagal. So ito, ang ganda. Satisfied ako sa build na to guys. Plus guys, hindi siya ganun kamahal. Magbubuo ka ng gaming PC, hindi siya ganun kamahal. So i-reveal natin yung price nito para i-compare natin sa ibang mga gaming computers. So yun guys, till next time. I am Nikita Swifter, goodbye!